Yes, good morning mga kalakis, alright. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Ito ang gagawin natin ngayon. Ang menu natin sa ngayon ay magpapaksiw tayo ng ganitong klaseng isda. Maliliit. Tapos yan yung mga ingredients niya. Yan na. Babalot natin siya sa dahon ng saging. Yan. Yan siya, pinapadry natin yan para walang tubig na matitira dyan sa ano. Nahugasan na yan. Malinis na yan siya. Yan. Itong mga sangkap natin dyan ay itong green chili, tapos yung ginahit na ano, sibuyas at saka bawang, at saka yung paminta na durog. Yan ang ano natin dyan, panghalo, para magiging masarap siya. Yung halaga ng ano na yan, mga krakis, isla na yan ay 50 pesos lang. So salagang konti, salagang maliit, makakaulam ka na. Discarte na lang. Diba? Yan. Para guys, mag-ano tayo. Mag-ano tayo ng dahon. Idanggan natin sa mainit para pag binalutan natin siya ng isda, hindi siya madaling mapunit. Mag-paksiw tayo ngayon ng maliliit na isda. Pag ganito na kasi mga karagas, matibay na yung dahon ng saging pag ginayon sa mainit. Kung tawagin ito sa Bisaya, lahob. Dahil pag sa natural lang na ano, pag natural lang siya talaga, madali siyang mapunit pag binalot mo siya ng isda. Ano? Napupunit siya kagad. Mainit lang alam. Alright mga karakis, ito na. Paghaloy natin yung ingredients natin sa gagawin natin paksiw na maliliit na isda. Ito, dito natin sa gagawin sa maliit na palanggana. Yan. Itagay na natin itong bawang, sibuyas, saka sili na natin ginayat. Lahat, paghaloy na natin yan. Ngayon, itong paminta, lagay na rin natin. At lagyan natin siya ng konting asin. Oh, yan. Depende lang sa inyo mga karakis kung gaano karami ang ano niyo. Ang ilagay niyo asin, depende sa timpla niyo. Tapos lagyan din natin ng suka. Sa suka mga karakis, depende na sa inyo. Sa akin, ano lang. Okay na yan. Ngayon, hahaluin na natin siya. Ha? Para yung mga ingredients niya magkahalo na. Pagkatapos natin ito, mamaya, magbabalot na tayo sa dahon ng saging. Okay mga karagis, update lang tayo. Yun mga karagas, ito na yung ina natin, yung nakababad na. Ready na siya para balutin. Yung pinakatimpla ng ano, ng mga ano natin, ingredients natin, nakaano na sa kanya. Ready for ano na yan.
pagbalot nito, dire-diretso na. Oh, masarap yan sa paksiw, mga karakis. Masarap, masarap na masarap. Yan na na. Kailangan lang kasi niya para kung sa ano ba, minamarinate bago iluto. Ganyan yan. Ganun din naman sa maliliit. Ginawa natin para marinate na rin siya. Para masarap siya pag ano, yung timpla natin tagos doon sa laman para pag kinain mo, sabi na sulit yung pagkain mo, di ba? So update na lang mga karakis, update na. Ay, ito na, magbabalot na tayo mga karakis. Lagi ng kunting. Ayan. Tapos tupi. Yan. At tupi ng ayos dyan. Okay. At itutupi uli dyan. So, yan na. Oops, yan. 1-0. Okay. At ito pin natin malas. Napapansin niyo mga karakis, matibay yung dahon ng saging. Hindi siya nagpupunit. Ayan. Okay. So ito mga karakis, nagagawa tayo ng limang balot. Yan, limang balot yan. Ililipat na natin siya sa kaserola para ready na siya para lutuin. Ngayon, lalagyan natin siya. At itong sobra na sauce. Ayan. Ready na natin siya para isa lang. Yan. Bali, limang balot ang ating naigawa. Okay? So, update lang tayo mga rakis ha. Sinalang na natin. At saka karamdaman lang ang apoy. Para hindi siya mapersa. Yan, di ba? So, hintayin lang natin siyang maluto. At update natin kayo. Sa ngayon, ito salang lang muna natin. Sa medyo mahinang karamdaman lang na apoy, hindi naman masyado mahina talaga, insakto lang. Masarap yan mga karatis, kanin lang ang wala dyan. Kaya kung may mga kamuting kahoy dyan, kamuting ano, kamuting bagin, yung mga laman ba, napakasarap ipare sa ganitong paksiw. Bali, ito 50 pesos na kagawa tayo ng limang balot. So, nakatipid pa rin tayo kahit pa paano. Diba? So, update lang tayo mga karakis ha. Uy! Medyo kumukulo na siya.
Ayan na. Kaya pala medyo umaalingaso na yung bango. Napakabango na mga karakis. Diba? Ganun pa rin yung ano niya, ang apoy niya. Hindi pa natin binabawasan. Natili pa rin siya sa ganyang init. Hanggang sa maluto siya. Yung ganyan mga karakis, kailangan pa natin niya na painin ng konti para hanggang maluto na maluto talaga yung isda at saka hindi siya madaling mapanis. Hindi siya masisira. Kung sa pang-ulam ng mga karakis, yung 6 na tao o siguro kahit 8, kaya mag-ulam nito. Kasi marami yung laman ng bawat balot niyan eh. Diba? So, yan. Update na lang kayo mga karakis ha. Kung luto na siya, ibabalik muna natin siya sa ano. Hanggang para maluto siya agad. Okay? Alright, luto na ang ating toxic na maliliit na isda. Ano na siya, kalo na siya. Ready na siya para i-serve. Hindi na. Pang ulam na talaga. So, yun. At dito na natin tatapusin yung pagluluto natin. See you next time na. At okay na yan. Hanggang ano to, pang matagalan na pag-ulam. Dahil hindi siya masisira yung kagad. So, i-off na natin yung ating kalan. See you next time. Bye-bye. Alright. Ito na. Ito na yung ano natin. Buksan natin ito.